sa taong lumilimot, awa mo'y inulog, Panginoon, napasamin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina't mananako, pag-ibig mo sa mitulo, sa taong lumilimot, awa mo'y inunog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Hilingin natin sa Panginoon na ihanda ang ating pamilya upang pahalagahan natin ang kahulugan ng Pasko. Ang Pasko ay panahon ng pagbabuklod. Ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Pasko ay panahon na tayo'y magpapasalamat na tayo'y kanyang iniligtas. Ginugunita natin si San Juan de la Cruz, pari at pantas ng simbahan. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging katangi-tangi ang paring si San Juan de la Cruz. Sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus, sa pagtulad namin sa kanyang pagkauliran, ipagkalo mo kami makadulog sa pakikinamang sa iyong kadakilaan sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kahabag-habag alunsod na itong suwail at punong-puno ng karumihan at pang-aapi. Wala siyang pakikinig sa Panginoon at hindi tumatanggap ng kanyang payo. Hindi siya nagtitiwala sa Panginoon ni lumalapit man upang pasaklolo. Oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng dilang malinis upang silang lahat ay tumawag sa pangalan ng Panginoon at buong pagkakaisang maglingkod sa Kanya. Mula sa ibayo ng mga ilog ng Ethiopia, ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin, magdadala ng kanilang handog. Sa araw na iyon, ay hindi kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghimagsik sa akin,
sapagkat aalisin ko ang mapagmataas at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. At ang iyong karoon ay mga taong mapagpakumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni Mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Panginooy, aking laging pupurihin sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y niligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing na matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkop siyang mag-iingat. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Magsitayo po ang lahat. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, tinanong ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubusan ngayon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbagong kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, opo, tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sabi nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae, mauuna pang sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng mga masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. At tayo nagtitipon upang ipagdiwang ang kaarawan ng Nazareno. Pinapahalagahan natin ang kaarawan natin. Di po ba? Ito'y kaarawan ng Poong Senyor. At tayo sinisikap natin. Nagtitipon tayo. Nagyayaya tayo. Pinapaalala natin. Magsama-sama tayo upang magpasalamat. Ito po yung diwa ng panahon ngayon. Pagnilayan po natin ang ating mga pagbasa. Sofonias, unang pagbasa. Pinapaalala dito kasi ang bayang Israel na pinili ng Diyos, may kasaysayan ng hindi katapat na naging matigas ang ulo, pinili pang ibang Diyos-Diyosan. Pwes, sabi ng Panginoon, sige, merong matitira, may bahagi, titipunin ko yung mga tapat, mga laging nandyan, mga masunurin, mga tumatalima, at mula sa kanila, dito manggagaling ang tagapagligtas. Yan ang pinagpapasensyaan tayo ng Panginoon. Gayun din ang diwa ng Ebanghelyo natin ayon kay San Mateo. Mga anak tayo, ako, pinapakiusapan na tayo ng Ama. Ako, anong klase pa yung mga tugon natin? Hindi, ayoko. Sige na nga. Isa naman, oo, oo. Di naman sisipot. Anong klaseng mga, sapagkat malaya tayo eh. Di naman tayo pinipilit, di naman tayo pinipersa. Sabi ni Jesus, nauna sa akin si Juan Bautista, ang ating patron, pintakasi, uliran, gabay, patnubay, halimbawa, ehemplo. Buti pa yung mga publikano, yung mga mambubuwis, mga tagapagkolekta, at ang mga mabababang lipad na babae na kinasusuklaman ninyo. Sila pa. Sila, ayaw nila yung ginagawa nila. Ayaw nila magbenta ng laman. Ayaw nilang maging ahente ng isang banyagang makapangyarihan. Kinasusuklaman sila, pero wala silang magawa. Kasi dahil sa kahirapan, nung may pag-asa, may nagbigay sa kanila ng pag-asa, makalaya. Kinuha nila. Nakinig sila. Kaya sabi ni Jesus, mauuna pa sa langit, mauuna pa sa paraiso, mauuna pa sa kaharian ang mga publikanong makasalanan. Kilala ng lahat, makasalanan ka, iskandalosa ka. Yan pang mauuna. Kayo, mga nagmamalinis, nagmamakataas, mga mayayaman, baka hindi pa kayo makapasok. Pag nilayan po natin yan, ha? Na ang Pasko, binibigyan tayo ng tsansa ng Panginoon. Huwag niyong isipin na malayo tayo, kahiya-hiya ako, hindi ako makatingin sa inyo. Ang awa ng Diyos, higit pa sa ating imahinasyon. Hindi siya yung kalkulado na lohiko na papato ng batas. Iba po ang ating Diyos. Pagnilayan po natin ang kanyang kabaitan. Pagdasal po natin ang republika natin sa tulong ni Maria, ni San Jose,
ni San Juan de la Cruz, kontemplatibo, karmelita, minahal niya ang krus ng Panginoon. Nawa po, maging anak tayong masunurin, tumatalima, bahagi tayo ng kaharian ng Diyos, at ito'y ginagawa natin alang-alang sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kadalasa'y hindi natin naunawaan ang plano ng Diyos para sa atin. Hilingin natin sa Diyos Ama na loobin niyang malaman natin ang kanyang kalooban at matupad natin ito. Tugon po natin, Panginoon, patnubayan mo kami. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway magkaroon ng tibay at lakas na loob sa kanilang buong pusong paggabay sa mga mananampalatayang nasa kanilang pangangalaga, manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami. Bilang isang pamayanan, naway ibatay natin ang ating buhay sa awa at habag ng Diyos at hindi sa mga pagkukumwari, manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami. Tayo naway maging tapat at totoo sa ating pansariling buhay upang makatupad sa kalooban ng Diyos ng walang pag-aalinlangan, manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang mga may sakit at namimighati naway makaranas ng pag-ibig at habag ng Diyos sa tulong ng mga taong nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang mga yumao naway maranasan ang walang hanggang galak sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami. Ama naming nasa langit, ibuhos mo nawa ang iyong biyaya sa amin. Tulungan mo kaming matupad ng may pusong matapat ang mga pangakong aming binibitawan. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa pagunita namin kay San Juan de la Cruz. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak
ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan de la Cruz ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, na kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Juan de la Cruz, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mahihirap.
Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan de la Cruz ang misteryo ng krus. Ipagkalo mong ang paghahaing ito ay may lakas na dulot upang sa iyong anak kami ay makasunod, ay siyang magbunsod sa amin upang magmalasakitan ang lahat para matubos sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, o pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangirihan na nang ikay narito pa sa daigding maraming gumaling dahil sa pagdanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilunahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan na ilumang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, siyaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo, kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala nila mga pangalan sa binyag na ilang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Baglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa gisag ng aming.